It's currently tanghali, it's 1. Pupunta kami kay Eric. Tama pala kay El Rey ngayon. Magpapakapit ako ng MDL. Tagal na akong ano eh. Hindi na ako magpapakapit ng MDL kasi kailangan natin yun para sa gabi. Pag yung kisa sa gabi. So, yun. Meron tayong switch na gamitin. Papakita ko yun sa vlog eh. Tara, samahan nyo ako. Tuesday. Ano kayo tomorrow? Para makita ko sa inyo. Kasi hindi ko gagamitin yung stock ng na switch ko. Bumili tayo ng switch na kang big bike. Yung big bike switch, meron na siyang flashing light kasi wala, by default, wala naman kasing flashing switch ang mga default na scooters na mga passing light na switch. So yung nabili ko switch pang big bike siya, pang CB650R. So from that, magkakaroon tayo ng extra switch pang MDL kasi meron siyang extra hazard switch. Tapos meron din siyang passing light. Yung passing light, itatap yun sa high, tsaka yung sa high ng motor, tsaka high ng MDL. Kaya tara, samahan niyo ako. So ayan, if you all know, si Kuya El Rey, ibigin ko yung kapit-bike yan. So, tatlo kasi yung shop niya. Meron, yung main talaga yung sa Tambo. Meron siyang dyan sa may sukat, malapit sa SM sukat, tsaka sa Las Piñas. So ngayon, since ayoko magpunta sa main kasi sa Tambo pa yun, malapit lang din naman sa akin, pero kausap ko siya na nakaraan, sabi niya, dalhin ko na lang dyan sa sukat, mas malapit. So sabi ko, sige. So right now, pupunta tayo ngayon sa SM sukat, malapit sa SM sukat, yung branch na malapit sa SM sukat. So doon siya sa may ano, kung alam niyo yung dating Vira Mall sa Paranaque na hindi naman nag-click, hindi naman sumikat. Tsaka yung Powder Coat Philippines, malapit, doon siya malapit. Katabi lang ng shop niya. So ngayon, doon ako pupunta. Tagal ko na kasi na meron ng switch, hindi ko na napapakabit yung MDL ko. Eh syempre, bumabiyahe din ako ng gabi. Pag hindi naman gabi, sa pag RTO ko, pupunta ako ng Ortigas, kailangan ko ng MDL kasi pantadag ilaw din, lalo pag umuwi ako ng madaling araw kasi paggabi yung work ko, 9 shift, so mga 4 AM, wala pang liwanag nun, malaking bagay na meron tayong MDL. Or syempre kung meron tayong mga long rides na ang meetup ay maagang maaga, malaking bagay na meron tayong MDL, dagdag ilaw sa stock na meron ng EDV natin. Kaya tara, join me on this R8 tomorrow on Gears and Tech sa ating upgrades sa ating ADV. Siyempre, paunti-unti upgrade natin yan. So yan, ito yung SM. Galing akong C5 extension. Kakanan ako dun sa intersection. Yun, dun. So yan, to be exact, may Petron dyan, tsaka Shell sa kanan. Pero sa kabila yung El Rey. Mag-U-turn ako rito. U-turn dito. Tapos dyan sa kanan, makikita mo yung El Rey, Moro Gears, Moro Shop. Dyan sa kanan. Mukhang maraming tanggap ngayon ah. Oh my god. Let's see. A few moments later. Puno rito sa sukat. So, sakto lang dyan si Kuya El Rey. Tinawagan niya yung mga tao niya sa Tambo. So, meron mekaniko kung available sa branch sa Tambo. So, malapit lang naman. Kung sabi ko, puntahan ko na. Nag-offer pa nga sa akin na dali na lang yung mekaniko. Pero hindi, sabi ko, puntahan ko na sa Tambo dahil merong available na tao na gagawa ng MDL. So, tara. Hindi po tayo sa main branch niya sa Tambo. Doon sa baklaran. Para mapagawa itong MDL natin. Okay sana rin, andun yung magaling niyang electrician din, si Enzo. Kaso, yun nga, meron pang gawa, may ginagawa ng electrical, meron din ginagawa pang baba ng makina. So, no chance, no chance magawa yung motor natin dun ngayon. So, sabi nga ni Kuya El Rey, punta mo na sila sa, ay, meron available dun sa banda, sa may branch niya sa Tambo. Tara. Doon ako magpapagawa ngayon sa Tambo. Kasi yung branch niya, kung napanood niyo yung dati kong vlog regarding sa magpunta ako kila Kuya El Rey sa shop niya, doon ako nagpagawa ng panggilid ko, tsaka nagparimap nga pala. Kung gusto niyo magparimap, gusto niyo magpa
palakas ng motor, pwede kayo i-ray. Kompleto ng panggilid, pwede rin kayo magpa-remap dun. Hanapin nyo lang si Jan Jan. If you, yun, andun yun sa mga unang-unang, one of the my first vlogs pa lang about sa pagmumotor ko, sa pag-upgrade. So inuna ko noon yung hindi arte, but inuna ko yung performance ng motor. So nagpalit tayo ng spring, nagpalit tayo ng nagpalit tayo ng bola, tsaka nagpa-remap tayo para mas gumanda yung response ng ADV-150, which is yes, gumanda naman talaga. Mas naging matulin yung hatak, mas maganda yung pull niya ngayon kaysa dati nung stock na stock pa siya. So right now, ang add na naman natin ngayon, hindi ito forma lang, pero adding an MDL is added safety, and added safety sa pagmumotor, sa extra light niya yan eh. Yung iba nga, dalawa pa nga yung MDL eh. So ako, tingin ko naman yung isa lang eh, solve na. Hindi na kailangan ng sobrang dami na. Kasi pa nag-add pa ako ng MDL, actually, nakaganda na ako sa TDD eh. Kasi may kaibigan ako si Paul. Si Paul naman, nakaganoon siya. Meron siyang Supra, meron din siyang TDD. Ang maganda lang sa extra, lang maliwanag. Sobrang ganda na maliwanag yung ilaw mo sa gabi. Ang problema, magkakaroon tayo ng extra bracket. Pag nagkaroon tayo ng extra bracket, parang hindi ko trip eh. Ayoko naman maglagay ng crash guard. Well, it's not for everyone. Siguro yung iba, gusto maglagay ng additional crash guard. Pero ako, okay na ako sa stock na itsura. Malinis lang. Kasi itong ADD-150 naman, meron siyang nakaabang na pwedeng hook or pwedeng abang na port para paglagyan ng MDL sa ilalim ng headlight dun sa may banda sa fender. So ako, nakatago naman dun. Okay na ako sa ganung pormahan. Okay na yun. Kaya yun, pag-decide ko na yun, tuloy na yung ganito, na huwag na lagyan ng 2 MDLs. Isang MDL lang, okay na ako. So ito yung L-ray dito sa kanan. Woohoo! Ito ba eh? Ito na. Naayos na yung ito yung ADV 4 wiring. Kasi ayun mer, uunahin mo yung MDL, no? So yun, papalitan kami ng switch at nabagutin na MDL dito. So pag bumili ka ng PIA pala, meron ka na kasamang bracket para dyan. Ayun guys, yun na yung PIA natin. Kakabit na ni Boss Miguel. So yun na yung PIA. Andun yung bracket. Nalagay yung bracket doon. Naporma na ni Miguel yung bracket ng PIA. So kakabit niya na yan. Para next naman, yung pinaka MDL. Yung MDL naman kasi, i-rewire pa yun. Kasi ang gagawin ko nga talaga, yung hazard doon, gagawin ko parang yun yung pinaka MDL switch niya. So ayan, tapos sa mag-wiring sa begin, dito niya minount yung mga horn. So pwede naman magkatabi, pero hindi na pinagtabi kasi magiging dikit masyado eh. So ang ginawa ni Miguel, nag-wiring siya, tapos pasok naman sa fairing ng ADV-150, magkabila na lang yung horn. So better off ganun na lang para hindi masyado magkadikit. So ayan, ini-install ni Miguel ang fuse box para dun sa horn. Ayan o, wiring na. So, whenever magpapakabit kayo ng horn, kasama yan. Para sa horn yan, di ba, Miguel? Para sa ilaw. Para sa ilaw din, yan. Para kung ano po, wala pong madadamay na itong wire. Yung safety rin yun, syempre. Safety ng ano yun, wiring. So, yun, tapos na yung wiring na tap na ayos na. Pagkabit-kabit na yung ilaw at saka yung busina sa bagong switch na nilalagay ni Miguel ngayon. Mamaya, testing natin yun. Pero maganda sa gabi yung matesting. Right now, ano na to? Finishing touch na to. I-assemble na yung pinaka-motor. Dahil tapos na yung wiring. Ayos na. Gumagana na. Fuel, no? May bracket naman yung Supra na MDL. Bolt-on naman siya sa ADV-150. Meron ng plug. Ito, tornilyohan doon. So, madali naman siya ikabit. Ibagay yung mount-wise, madali na siyang i-mount. Matagal nga lang talaga yung wiring para sa MDL. Yun. Finishing touch na.
nakakabit na yung MDL. Tapos na si Miguel. Patapos na ang aming pag-wiring. Mounting na lang to. Ano? Yun. So yun na. Tapos na tayo sa LRA. Thank you, Kuya LRA. Para sa quality work, shoutout kay Miguel sa kay Mark sa nag-ayos ng motor ko. Nag-wiring, nagkabit ng horn, tsaka nagkabit ng MDL sa Supra. Grabe ang ganda, quality naman. So ngayon, meron na tayong extra switch. Kung titignan mo yung left hand ko, switch kasi ng CB650R, meron siyang hazard sa kaliwa. So, yung hazard button na yun, nakagamit na natin siya as MDL. So, ito yung MDL natin. You know, laking bagay. Dalawa na yung ilaw natin. So, meron ka na stock, meron ka pa MDL ngayon na 60 watts sa Supra MDL. So, meron din tayong passing light. You know, na quick na nabipindot natin sa switch ng big bike. Hindi siya nandito na most, dito siya nakaklik. So, good siya. Handy naman siyang i-click pag gusto natin ng flashing light. So, ayun guys, I'm ending my vlog for today. Ito, medyo maganda yung kita yung MDL natin, maliwanag. So, ito yung stock. Nakabukas na yung headlight natin yan, ha? Siyempre, yun yung stock, nakabukas sa daylight running. Ito yung may MDL. So, kita nyo naman, malaking difference kapag naka-MDL tayo. So, yun. Ito yung busina natin. Na medyo may laman na. Hindi yung pipit na busina. Kasi yung stock medyo pipit eh. Matihining eh. Hindi brusko eh. Brusko yung motor pero yung busina hindi. Upal tayo ng today. So, guys, yeah. If you like this content, please subscribe to my YouTube channel, Art Moto. It's Rod from Art Moto. And also, please add me on Facebook and Instagram with R 8 Moro, and sa Instagram tsaka sa TikTok it's R the Who 8 Moro. So guys, lagi mag-ingat sa daan. Ride safe guys, it's Rod from R 8 Moro. Bye.